my channel mga kabarya. Please click subscribe then pakiklik na lang din yung bell notification para lagi po kayong updated kapag may mga bago po akong upload. Now, we can share the 2-step of toning our coins. Di ba napakaganda mga kabarya? Kung titignan nyo sa video natin, yan po yung kinalabasan ng ating coins. So, kung makikita nyo, best way para gumanda yung ating mga collection. So, ayan po yung toning na ginawa ko. Ano nga ba yung mga ginamit ko na pang tone dyan sa coin na yan mga kabarya? So, eto na guys yung ginamit ko. So ayan guys, panoorin po natin hanggang huli para makita po natin kung ano yung mga step na ginawa ko. So ang kailangan natin, egg. So yan po, papakuluan po natin yan guys. Then yan po, coins natin. So tatlo po yung gagamitin. So yan po yung coin ko nung hindi pa tone. So ngayon, papakuluan natin guys ng 10 minutes yung ating itlog. So, waiting lang po tayo ng 10 minutes. So, ayan na guys. Tapos na yung 10 minutes. So, open po natin yung egg. So, bukas na. Ngayon naman, i-chop natin ng maliliit gamit ang tinidor. So, yan po. So, yan guys. Pero mas maganda guys kung yung egg nyo is mas naluto pa siya ng husto. So yan, lalagay na po natin yung coin. So ito po ay Mexican coin. So kung makikita nyo, wala pang tone yan guys, mga kabarya. So ayan, 1 peso na 1908. So wala din po siyang tone pa. Kumbaga malinis pa, wala pang katone. Then, ito naman yung 50 centavos. Wala din pong tone yan na malinis siyang, malinis po yung coin talaga natin na yan. So, ito po guys, ginawa ko po siya ng 1 day. So, kinabukasan natin i-open itong coin na ito. Kung paano na yung naging toning niya. So, ayan guys, yung toning niya. So, eto, kakaunti lang yung naging toning niya guys. Siguro naka-affect din dun sa itlog. Kumbaga, hindi siya masyadong luto. So, mas maganda talagang mas luto yung egg. So, panoorin nyo po yung next na vid ko na ito. Kasi, ipapakita ko yung second step na ginawa ko kung paano mas naging maganda yung toning po ng ating coin. So, ayan guys. So, ayan guys, mga kabarya, wala po siyang masyadong naging tone. So, uulitin po natin second time para po sa mas magandang tone. So, kailangan natin ng egg ulit. So, ayan, mas luto po yung ginawa ko dyan, mga kabarya. So, ayan po. Then, kailangan din natin ng lagayan na mas maliit para mas makikita yung magiging tone po ng ating coin. Kasi yung inuuna kong ano, pinaglagyan ay medyo malaki. So, siguro yun din yung isang naka-affect kung bakit hindi masyadong lumabas yung toning po ng ating coin. So, dito sa second na pagtutoning natin guys, napakasaya at lumabas yung toning po ng ating coin. So, tignan po natin yung kalalabasan ng ating coins mga kabarya.
So, ayan, same procedure pa rin po tayo. Kailangan punchap natin na mas maliliit yung egg hanggang sa medyo durog po siya. So, ayan, guys. So, kapag nadurog na po natin, tsaka natin ilalagay yung coins po natin. So, ayan, guys. Ilagay lang natin sa gilid. Huwag natin ilalagay mismo sa may egg yung coin. So, ayan. So, maglalagay tayo ng tissue, guys, para hindi masyadong malagyan po yung ating coins ng egg. So, ayan, guys. Lagyan natin ng latag para hindi rin matumba yung ating coins. So, ayan, guys. So, ilalagay na natin yung Mexican coin. So, ito yung 1 peso na 1908. Tsaka ito yung 50 centavo na 1945. So, ayan. Tatlo po yung ating ito tone. Kung talagang e-epekto nga ba yung itlogs na toning natin. So, ayan, guys. Abangan po natin yung talagang kalalabasan, guys. Okay, while we waiting for toning our coins, ay shoutout po muna tayo sa mga kabaryan natin. So, kay Sky Love, kay baby girl na Sky Lagaras, nag 1 year po siya nung August 21. Happy, happy birthday po. Then, kay Benji Ladika sa Caloocan, kay Joseph Pasis, Darian Santos, Presco Pebres, Marivic Cotasol from Makati, then ma'am, kay Man Coins, then kay Tech PHTV, at saka sa wife niyang si Ma'am Elsa Oxon, at kay Joel Winsbore Ihag. So, from Cagayan de Oro po siya. So, shout out po sa inyo mga kabarya ko. So, ngayon, malapit nang mag-tone yung lumabas yung tone ng ating coins. So, ayan na guys, open na natin. So, ayan siya. Hindi natin masyadong makita yung nangyari. So, ayan, labas natin guys. So, ito na guys. So, kung makikita nyo guys, lumabas na yung tone ng ating coin. So, ayan. Ayan siya. So, kung makikita nyo nung una, di ba wala siyang ganyang design? So, ayan, may rainbow-rainbow na siya at saka blue colors. Diba nakakaakit po siya for collection at pwedeng mas tumaas yung value ng ating coin kasi pag may tone. So, ayan guys, yung toning niya. Yan yung 1908 natin. Gumanda na siya. Ito po yung mga silver coin, mga kabarya. So, ayan po yung kinalabasan ng ating pagtutone. So, happy ako sa nangyari sa aking collection na lumabas yung tone. Ayan. So, lumabas yung tone niya, guys. Ang ganda-ganda, guys. So, hanggang dito na lang muli ang aking pag-share kung paano mag-tone ng ating barya. So, sana ay may natutunan po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga kabarya. Maraming salamat sa inyong mga kabarya sa panonood sa aking mga video. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel na mga kabarya ko dyan, magsubscribe na kayo mga kabarya para lagi po kayong updated. Please click subscribe, then pakiclick na lang din yung bell notification para updated po kayo every my video sa uploaded po. So, pwede na rin po pakilike, comment, and share po. So, kapag may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong i-comment sa baba para po na next na video ko, pwede ko po siyang maigawa ng video or masagot po or ma-replyan. So, hanggang dito na lang mga kabarya. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. And God bless po sa ating lahat. Bye! Ingat po tayo lagi!